And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Kamusta kayong lahat no? So and for today's video guys no, isa na namang nakaka-amaze na kababayan natin no. Ito po ay lalaki guys pero grabe no. Talagang nagulat ako sa kanyang boses dahil babaeng babae po mga kapatid. Grabe. Ito guys no, hindi lang naman ito yung unang beses na nag-react tayo ng mga kababayan natin na lalaki no, pero boses babae. But this time guys no, naiiba po itong tao na ito mga kapatid no, dahil sobrang ganda ng kanyang boses to the point mga kababayan na akala ng mga namimili no dito sa loob ng store na to or sa loob ng mall na to eh babae yung kumakanta dahil napakaganda no, napakaganda po talaga ng kanyang boses mga kapatid. At kinanta niya dito ang isa sa mga hit song no ni Regine Velasquez na Shine. And I promise you guys, maa-amaze kayo sa performance at sa boses ng ating kababayan na ito. Pero bago ang lahat mga kapatid, kung bago lang kayo dito sa ating YouTube channel at mahilig kayo sa ganitong klase ng content, please don't forget to subscribe and turn on the notification bell para updated kayo lagi guys no sa mga bagong uploads natin. And please lang mga kababayan no, please don't forget to like this video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na natin patagalin ito. At magbibigay na lang ako ng mga personal kong opinion right after sa video na ito. Please lang guys, tapusin nyo yung video para mapakinggan nyo yung kung gaano kalupit yung kanyang boses. Galing! Wish 107.5. Ang smooth. Ang smooth. Napakaganda ng kanyang boses, no? Ang galing, no? Napatingin si ate, no? Yon, ang galing! Panis. Taas. I'm shining all because
Wish 107.5. Ang lupit. So yun guys, no, ang ating viral singer of the day. Palakpakan pa nga natin. Grabe. Ibang klase talaga ang mga kababayan nating Pilipina, no? Biruin mo, lalaki, tapos boses babae. Grabe. Alam niyo mga kabatid, no? Gaya na sabi ko sa inyo kanina, hindi ito yung unang beses na nag-react tayo dito. No, pero iba, no? Iba talaga yung experience ko sa habang pinapanood itong cover ni Kuya sa kanta ni Regine Velasquez na Shine, no? Doon sa mga high notes kuha niya, no? Yung mga matataas na nota ni Regine, talagang abot na abot niya, no? Abot na abot niya yung mga nota na yon. And excuse, isa sa mga bagay mga kababayan na hinangaan ko pa dito sa pag-cover niya sa kanta na to, dahil kabisado niya talaga yung buong kanta, even doon sa medyo technical na bridge, no? Kasi kung hindi mo kabisado yung kanta na to mga kapatid, yung tipong nawi-wido-wido mo lang, napapakinggan mo lang tapos kakantahin mo, no? Yung part na yun doon sa may bandang bridge, talagang mawawala ka doon, no? Kasi iba, nag-iba yung ano, eh, nag-iba yung progression ng nota doon, eh. No, so hindi na siya sumunod doon sa cage, no, kung musician kayo. Hindi na yan nasundan yung cage doon yung progression kumbaga nung stanza ng mga key, no, or mga notes. Hindi siya sumunod doon. Yung tawag nito, yung bridge nito medyo iba. No, nag-iiba yung timpla ng mga nota dito. Kaya kung hindi mo kabisado itong kanta na ito mga kababayan, mawawala ka talaga sa tono. However, si Kuya, masyadong halata. Masyadong obvious na mga Regine Velasquez talaga tinitira nito. Dahil yung mga part na yun mga kapatid, pulido po niyang nakuha. Even din doon guys, no, sa may last part na yung mga matataas na nota na Regine, talagang kopyang-kopya niya, no? Kuha niya talaga yung mga part na talagang tipong pipiyok ka na kung alanganin yung kuan mo, alanganin yung boses mo, Pero kay Kuya talagang nakuha niya yon, yung mga part na yun na mga matataas. Itong kanta na to mga kapatid, bihira ko lang po itong naririnig na kino-cover, pero madalas kong naririnig ito, no, sa ating mga kababayan na mga LGBT, no, sa mga lalo na sa mga pang video okay na mga bar, yung sa mga pang happy-happy, no, yung mga patay sindi na ilaw, yon, no, madalas ako nakakarinig nito na kino-cover ito ng mga LGBT. And I think, no, ito si Kuya, mukha namang lalaki, hindi naman LGBT to. And siguro, no, ganito lang talaga yung kanyang boses. At tulad nga mga kapatid, no, kay Marcelito po, na nagdidikit kasi yung laway ko. Nagdidikit yung laway ko kaya na medyo nabubulol ako pag nagsasalita, no. Tulad nga ni kapatid natin, no, kababayan natin na si Marcelito Pumoy. Akala natin nung una para siyang gay. Yung pala lalaking lalaki pala dahil may asawa din siya, no, at may pamilya siya, pero yung boses ng mga kababayan nakakahanga talaga, no. Kasi kayang-kaya niyang kumanta ng mga Celine Dion, no, na yung tipong pambabae talaga, no. So kay Kuya naman, ang tingin ko dito, lalaki naman talaga ito. Kanya nga lang, yun talaga yung mga trip niya siguro, mga kanta, no, mga pambabae tulad nila, tawag dito nila Regine Velasquez. And hopefully mga kapatid, no, makakita pa tayo, makapag-react pa tayo ng iba pang cover ni Kuya, kasi so far parang ito pa lang yata yung mag-iisang video niya dito sa internet na naka-upload. And malay nyo, no, mag-upload pa si Sir ng iba pang cover niya. And sana, no, yung The Prayer subukan niya. No, kasi isa yan sa mga gusto kong i-react, no, nakakantahin niya next time. Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog natin, no, kung nagustuhan nyo po ang ating content, no. Pero bago pala lahat guys, no, bibigyan ko ng score itong kanyang performance, that is 9 out of 10, no. And alam niyo naman mga kapatid, no, kung matagal na kayong nanonood dito sa ating YouTube channel, ang pinakamataas talaga na binibigay ko dito,
ay 9 no out of 10 kasi for me no sa akin lang no personal na opinion ko ang 10 kasi is original singer yon so 9 ang pinaka highest no at yun po yung score na binigay ko dito kay kuya no na napakalupit din talaga ng boses no and paglilinaw lang uli ito lagi kong sinasabi to na yung opinion ko dito mga kapatid ay hindi po ito sumasalamin sa opinion ng mga professional talaga ng mga coach and mga judges no ito po ay pang personal ko lamang na opinion dito sa aking YouTube channel no at sa akin lang yan no based on my preference no kung paano ko ina-assist yung isang singer no and channel ko naman to mga kapatid kaya siguro okay lang na magkaroon ako ng sarili kong criteria and standard no and para diyan sa mga haters natin no baka mamaya sasabihin niyo na naman na hindi ka naman a vocal coach etc kailangan ba maging vocal coach para mag-react tayo nakakatawa anyway guys 2024 na and hopefully magbago na yung mga bashers natin diyan. Kayo guys, no, ano yung opinion nyo sa ating viral singer of the day? I-comment nyo dyan and please lang mga kapatid, lagi kong paalala sa inyo, huwag po sana tayong mag-iwan ng mga masasakit na mga komento dyan. No, kung hindi nyo po nagustuhan, feel free no, to dislike this video and scroll up, scroll down na kayo, bahala na kayo kung ayaw yung panoorin. Hindi ko naman kayo pinipilit na manood dito sa aking YouTube channel and sa mga patuloy na sumusuporta po sa One Talk PH, maraming salamat po sa inyo mga kapatid dahil 220,000 subscribers na po tayo. I know, 221 na po yata, no? Road to 222,000 subscribers na po tayo. Hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Please don't forget to subscribe and turn on the notification bell kung bago lang kayo dito. At ang pinaka-importanting bagay sa lahat, please don't forget to like this video para i-share pa ng YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.